Tulsi Gabbana. Yan. Ano ko na yung ni Christian? Made in Italy. Congrats, boss. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ito yung mga hunter dito ng mga matatikas. Paris. Kuwait. Op na op. Op na op. Natin dito. Ultra bus. Siya na lang abangan natin sa gitna. Dancing Queen. Di pa tayo. Kumakita ngayon. Bakit? Siyempre, malalala na ako kahapos na nakuha ko. Pero siyempre, try ko pa rin na ano. Kaso nga lang, wala pa yung ano, tatlo kong ilabang. Easy triple white. Na picks. Na, wala tayo ngayon lang. Papaita natin mamaya. Pag na legit check natin. Puro Japex ngayon, pero nakuha ko na yung isa dito. Yan. Nike. For CS is ito. Plastic. Tulog na rin. Hindi pa tayo. Tayo. Nike. Eto Jordan. Kaso iba na yung insole niya. Insole niya naging Skechers. Pero legit to. Elephant skin. Ito ang kita yung leather. Ridge. Original. Replacement insole. Yeezy 350 pay. Japex. Triple white Japex. Flywire Jordan. Hindi na masyadong anong kondisyon niya. Durog na durog na. Gang. Natin. Huling ano na to. Wala talaga. May mga nakuha naman tayo. Huling silip na natin to. Batch na tayo sa mga damit naman tayo. Yan. Air Force 1. Ganda pa ng kondisyon. Meron pa ta, ano, tag price. 41K din. Nasa ano yun? 8,000 sa pera natin. Ganda pa ng kondisyon niya. Ilinisin mo lang. Damita naman tayo. Printed All Star. Ayan, pang babae. Unitsuka Tiger. Yeah, Y3. Uy, naglag. Yeah, Y3. Adidas. Sobrang ganda pa ng condition niya ito. Ganda ng printed niya. Ang babae. Dala. Ito. Bitaw. Dito naman tayo. Dito maraming legit. Pero napilian na. Kaya nakakuha na rin tayo dito eh. Tulad nito. Air Max. Ganda pa ng kondisyon. Pero hindi na ako nagbibenta na yan dito sa Kuwait. Running shoes. Yan. Say natin. Yan. Adidas.
Ayun, mga reps. So, ito na yung ating episode 4 ng Ukay Ukay Treasure Hunting dito sa Kuwait. Digit on hand. So, di naman tayo nabokya ngayong araw. Pero wala tayong nakuwang mga vintage na damit. Pero ipapakita ko sa inyo yung apat na sapatos na aking nakuha dito. Ang una natin ay them Gucci Ace B, size 43. Yung condition niya, kumbaga pang araw-araw mo na lang talaga to. Hindi mo na siya pwedeng iporma ng gusto, or kung gusto mo, ipaparestore mo siya. Ang condition nito is 7 out of 10. Ganun. Kasi ang dami ng damage niya. Yan. Damage niya dito sa likod. Kitang-kita naman. Ito yung pinakapangit sa Gucci. Sa ganitong mga Ace na water sneak. Yung likod niya. Ito yung pinakapangit. Ito yung kadalasan nasisira sa kanila. Yan. Pero pag yung sa ganito naman, madaling-madali siyang i-restore. Kasi naita ko sa mga YouTube, pinipintarahan lang siya. Pero yung condition nito, napakaganda pa. Wala pang kasira-sira. Pud-pud lang. Yan. Sign of use. Pero ito, medyo na-damage na talaga dito. Pero overall, talagang solid pa siyang pamorma. Yan. Gucci Ace. Hindi na natin ito kailangan i-check-check o i-apply sa digi-check kasi alam na alam ko yung mga Gucci dahil mga collection ko din yung Gucci. Yan. At yung pangalawa natin ay Jordan 1 Letterman. Yan. Good condition. Yung condition niya sa labas is masasabi ko pang 8 over 10 o 8 out of 10. Pero meron lang siyang issue. Yan. Yun lang. Ito lang yung pinaka-issue niya. Pero hindi naman siya sumagad sa tahi. So, didikit mo lang siya ng konti. Pwede-pwede pa rin natin siya mabenta. And, yung insole niya, sobrang buong-buo pa yung sticker. Tsaka yung printed na design. Kabilaan. Yan. Ayos na ayos pa. Pwede ba tanggalin? Nakadikit. Nakita ko na lang yung condition niya. Sobrang solid. Outsole. Kadalasan yung makikita nyo sa video ko, lahat ng nakukuha ko sa yung nati-treasure natin sa Ukay is makikintab yung ano, makikintab yung outsole kasi may pinapahid sila dyan para magmukhang bago. Pero kitang-kita naman na napakaganda pa ng condition. Yan. Toe. Issue. Yun lang. And wala na. Wala nang ibang issue, yun lang. Overall, okay na okay pa siya. Yan. At yung pangatlo natin, syempre, pinakamaangas na nakuha ko ngayong araw. Triple white ulit. Nakakatatlong triple white na tayo na Yeezy 350. Medyo shutdown lang yung application ng legit check ngayon. Wait lang natin yung maayos yung application nila. I-apply na ulit natin ito ng legit check. Hintayin natin yung authentication certificate bago natin i-post. Size 10.5 overall. Napakaganda ng condition. Wala pang yellowish. Walang mga stain o walang mga kung ano-anong nalagay dito sa pagka-cream niya. Wala. And sobrang ganda ng tahi. Yan. Insole niya. Burado na. Sign of use. Pero solid na solid pa. Yan. Nakita naman. Kanyang tahi sa loob. So, para sa akin pa lang, pasadong-pasado na to. Talagang legit na to. Hintayin na lang natin sa application ng check. Yan. Yan. Kitang-kita naman. Triple white, 350 Yeezy. Size 10.5. Bam, treasure. At yung pinakalas natin is Sesame 350 Yeezy. Yan. Condition nito is nasasabi ko ng 8 out of 10. Yung outsole niya yellowish na, which is ganito naman talaga yung kulay nito. Yan. Sa ganito wala pa siyang mga sira kahit saan gilid niya. Okay na okay pa yung toe niya. And yung insole, sign of use na din.
Siyempre, naapakan. Yan. Kanyang tab, makikita nyo naman. Yan. Sa loob niya. Tag, ang size niya to is 9.5. Mas mabenta to. Yeah, mahirap i-post nang hindi pa natin na-check-check. Masisira tayo. Kailangan laging na-check-check muna natin. Yan. And, yun lang. Kita-kita ulit sa susunod nating upload dito sa Treasure Huntings Ukay-Ukay dito sa Kuwait. Keep safe sa lahat. Lagi kayong mag-iingat. Enjoy the passion. Enjoy lang natin yung life. Pero syempre, unahin natin lahat ng antas natin bago yung mga pagbili ng mga passion-passion. Lang.